Patuloy na nagtatagumpay ang gawain ng care group sa pakikibahagi ng lutukan Seventh-day Adventist Church. Matapos umakay ng 4 na tao sa pagbabautismo ay nagpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan samantalang nag-aaral ng Biblia sa Barangay Gisgis sa Riyaya, Quezon. Nagbabalita si Jana Romo. Patuloy na isinasagawa ng IEL Care Group ang Bible Study tuwing Miyerkules ng hapon sa pangunguna ni na Tony Obon, Reggie De Leon, mga kapatiran, kasama ang naimbitahang grupo ni Pastor Jomel Arsenal at ang kanyang may bahay. Ito ay ginanap sa Palm Bay Beach Resort sa Barangay Gisgis sa Riyaya, Quezon. Layunin ng IEL Care Group na pagtibayin ang pananampalataya ng 4 na bagong binyagan noong August 27, 2022 na isinagawa sa Baptistry Lutukan sa Riyaya, Quezon sa pangunguna ni Pastor Joe Galabit, kabilang sa 13 kataong tumanggap ng bautismo si Clara Galasaw. Ipinakilala ni Brother Tony ang grupo ni Pastor Jomel Arsenal sa mga dumalo at nagbigay ng awiting makalangit upang lalong mabigyan ng inspirasyon ang mga bagong binyagan. Nagbigay din siya ng payo, pugay at isang makabuluhang mensahe bago ang pangaral ni Brother Reggie De Leon. Purihin ang Panginoon sa isang pagkakataon na tayo ay maimbitahan ng mag-asawang kapatid na Tony at kapatid na Lulith na elder sa Lutukan, isang mag-asawang viewer natin ng ating Gospel and Music Ministry, at tayo natutuwa na tayo maimbitahan nila. Nagkaroon din ng question and answer portion na may katumbas na espesyal na regalo para sa tamang kasagutan. Aliw na aliw naman ang mga dumalo sa mga kwentong kuwelang tawaran at spiritual. Habang sa kabilang kubo naman ay patuloy ang pagkwento ni Cathy Romo ng Bible character sa mga bata. Sa kanila pong pakike-involve sa atin pong IEL at ginagawa nila ang kanilang care group dito sa tabing dagat. No, napakasaya dahil ito po yung naging effective at yung kanilang care group ay sama-sama na nakikisangkot sa gawain ito. Masayang lumisa ng IEL Care Group at nag-iwan ng masasayang spiritual na pagkain lalo na sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Local Church Communication, layo ni makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.